boss, so welcome back again sa inyo, no? So, eto meron tayo dito ang bagong parts ni Mired. Ayan, kasi sa tinagal-tagal ng panahon, may nakita ako na sirang parts na, which is ito, yung rubber bushing ng engine support natin kay Mired. So, sa level ng gagawin natin ito, yung kung mahirap ba o hindi, eh, medyo matrabaho siya mga boss kasi baklas lahat. Tapos, pag-ihwalay natin yung engine, tsaka yung frame niya ni Mired. So, baklas talaga lahat to. Ayan. So, samahan niyo lang akong ikabit to. So, nabili ko to sa Shopee galing Indonesia, mga boss. Worth siguro nasa 200 plus. Ayan, yung rubber bushing niya. So, paliwanag ko lang, mga boss, bakit nagpapalit tayo ng ganito sa mga hindi nakakaalam. Kasi, kailangan ito para malesen yung vibration na galing sa engine natin papunta doon sa frame at sa manibela. Sa kahit saan, ayan. Kasi diba, ang engine natin, moving parts yan, may sigunyal yun sa loob at maga nagpapabalik-balik. Tapos may mga barbula. Nagkikreate siya ng vibration. Tapos, ito yung isa sa mga solusyon para malesen yung vibration. Kaya kahit, kuwari, nakasalpak to sa engine support natin, kahit magumpo ganyan, ma-absorb niya itong rubber. So, yun lang mga boss, kabit na natin. Yun, yung ratchet ko, lumang-luma na. So dahil binaklas ko na lahat ng bolts sa ilalim ng side bearings at wala na nakakapit dito sa dalawa, yan, kailangan hawakan nyo na maigi kasi baka bumagsak to. Kailangan ng plies. Alright mga boss, so sisimulan ko na yung pag-disconnect ng mga connecting parts para mapag-iwalay natin yung engine tsaka yung frame niya o yung chassis. Ayan. So dito rin may mga wirings dito, kung stock or original na wirings yung Muse 40 nyo. Meron siyang bullet terminal, negative terminal, tapos yung 2-pin socket na ayan, galing ata sa ano yun eh. Basta yun na yun. Unahin ko muna itong sa may carb. Ito, connected to. Tapos,
Yung sa inyo, kung brand new or second hand na wala pang galaw, meron siyang chalk table dito. Ayan o. Chalk table. Pagkatanggal nyo na ito, meron tong rubber sa baba. Iyan. May rubber sa baba ng nut. Itong iniikot ko, may rubber pa yan. Sa akin, tinanggal ko na kasi ayoko na magkaroon ng issue na nalalaglag kasi yun eh. Tapos, tumatama dito sa dito. Yan. Sa may throttle natin, yung cable. Pag niipit siya dyan, tataas yung minor nyo. Magloloko yung idle nyo. Yan, katulad yan. For example, nalaglag yung nut. Ito. Pag umipit yan dito habang nagtotrottle kayo, tutrottle ko. Ayan. Pwede mag-weld yan. O, umipit no. Tataas na yung minor nyo. Tanggalin ko lang yung cable. Ayan, tanggal na. Sunod naman yung gas, tapos itong mga wirings. Pero dahil nasa kabila yung gas, ito muna siguro. Tapos yung brake cable sa likod. So ilayin ko na yung cable, yung brake cable na pang likod. Isa rin yan sa mga connecting parts dito sa engine at frame. So kung hindi ganito yung itsura ng engine nyo kapag stock na stock, maraming connecting parts yan. Katulad ng AIS natin, dito sa akin wala no. Direct ako na rin yung gas ko. Itong gas hose. Pupunta yun ng tank. Tapos pababa ng carb. Directly. So kapag tinanggal ko to, tatagas yung gas. Wala siyang vacuum level o yung ano niya. Yung para sa gravity ng gas. Hilahin ko na lang pala muna. Tapos ganyan. Ganyan lang gagawin ko. Tapos babaraan na natin ng vice grip. Taas ko lang para hindi siya umagos. Pinaka-last itong, kung di man ako nagkakamali, kung walang connecting parts na, itong ehe na nagko-connect sa may engine support dito at sa engine. Yan, tatlo sila. Chassis, engine support, at engine. Solid talaga tong impact na to. Hindi ko pa chin-charge yan. Malakas pa rin. Tanggal ko na yung lock nut. Alright. Alright, since tanggal na yung alam ko natatanggalin mga boss. Ayan, checking suna tayo, baka may naiwan tayo na nakadikit pa dito sa dalawa. Yun. Tanggal na dito yung wirings. Pinutol ko na positive and negative ng dito sa wirings. Ayan. Para pag hinugot ko, madali na lang. Wala na ba? Wala na ba? Mag-isa lang kasi ako, kaya mahirapan ako nito kapag may nakadikit pa. Pagod yun ha. Alright, tatanggalan natin. Yan, engine na. Tapos, ito na yung issue.
Alright mga boss, so bali ito yung issue ko. Ayan o. Kaya magpapalit na tayo ng rubber bushing. Ayan. Mabibrate din si Mired ng bahagyang bahagya lang. Kaya kala ko, may ano, nag-uumpugan na kung ano-anong bolts dito. Ito pala yung salarin. Putol na. So ayan, check din natin yung isa. Kung sira na rin ba. Tapos ayan, mga bearing natin, check din. Dilinisin ko muna itong engine support. Babaklasin ko muna. Dumi. So itong isa okay pa. Ano? Yung isa lang talaga bumigay. Ayan. Nabiyak. Yak B. Alright mga boss, so yan, lilinisin ko muna yung lahat ng ano, ng pyesa. Tapos yan na, yun lang. Papalitan lang natin ng rubber bushing. Alright mga boss, so balik na tayo. Ayan, malinis na si Mured. Ayan yung engine niya. Lapit natin. So, recommended ko rin pala kung nagbabaklas na kayo, naghihiwalay kayo ng chassis at engine. Ayan, gumawa kayo nito. Yung ganyang board, tapos lagyan niya lang ng mga gulong para hindi na kayo paikot-ikot. Siya na yung iikot sa inyo. Kunin na natin yung, ano natin, yung pamalit natin dito. Alright, eto na. O sana pit, no? Kasi pag sa Shopee, minsan kaya na hinala yung mga pyesa. At minsan, hindi tama. Ayan, hopefully naman tama kasi nung binaklas ko yung dati, ayan, kasize nyo naman. So, eto mga boss, balik tayo. Ayan, tuturuan ko lang kayo ng sabihin na nating proper para maganda-ganda yung installation nyo at tiwala kayo sa mga isasalpak nyong pyesa. Katulad nito. Ang pinaka kaibigan nyo dito ay itong grasa, mga boss. Ayan.
kahit ano, basta maging magastos na kayo sa grasa. Yan. Huwag niyong titiperin yung mga pyesa nyo. Kasi moving parts yan, nag-uumpugan. Lalo na yung ehe dito, gumagalaw yan na ganun. At pwedeng palakihin niya yung clearance. Pero itong rubber, huwag natin lalagyan ng grasa, syempre. Ito na si swing arm natin. Yan. Medyo luma na rin. Tapos, yung bearing. Ito, tatadda rin natin ng grasa. Yung dalawa. So, baka in the future, palitan ko na rin yung bearing ito. I-vlog din natin, mga boss. Nagkaroon ako ng dalawang issue dito sa may bolt ng yan, sa may rubber. Nawala yung mga thread, kinain ng nut. Ay, sana kumasya pa. O kaya, maghahanap ako ng ganito sa mga reserva kong ano, mga bolts. So, yun nga, wala akong nakita. Lagay na lang natin ang temporary lang muna. Tapos, palitan na lang natin sa mga susunod na araw. Testing. May play siya ng konti. Mm pang kontra. Tapos, 14mm din dun sa, ano natin, sa impact wrench. Alright mga boss, nagdilim na eh. Kaya ayan, bukas na tayo ng ilaw. Tapos, eto na yung, ano natin, last bolt na lang ihigpitan natin. Bolts and nut na to, lalo na yung nut, may self-locking yan. Kumbaga, hindi mo sila basta-basta matatanggal. At mahirap silang matanggal sa thread. Kumbaga, may pigil. Yan, nakaranas naman siguro kayo ng mga ganong klase ng bolt. Yung hindi basta-basta natatanggal, kahit ma-vibrate. Yan, nakadesign yung mga ganyang nut. Kaya, dapat alam din natin yung ano eh. Wala akong torque wrench, kaya hindi ko pa alam yung maximum torque nitong mga bolts na to. Pero yan, kapaan muna. Alright mga boss, tuloy tayo. Ayan. Rain or shine, tuloy natin tong engine ni Mirred. Ano ba? Ayan. Alright. So, malaking challenge sa akin to kasi ayan, mag-isa lang ako. Kaya, install na natin. Para mga boss, install na natin.
Ayan mga bossing, nakaready na yung camera natin. Tapos, sasalpa ko na yung, ano na, yung frame ni Mirred. Ayan, huwag kalimutan mga boss, lagyan natin ng grasa yung ehe ng engine support. Alright mga boss, eto na yung ehe na isalpak na natin. Sunod na natin yung nut. Alright, bali mga boss, ayan, parang nasa 50% na tayo ng assembly. At, teka lang, ayan, hindi ko na papakita yung pag-assemble ng, ano natin, ng mga ka, kasi common na yun eh. So ayan, papakita na lang ako ng clip na nagda-drive ako, tapos detesting ko kung bumalik yung smoothness ng, eto, ni Mirred. Record to, bahala na. Pero yan, tinesting ko na kaagad si Mirred at ang masasabi ko na dagdagan yung stability niya at yung smoothness. Siyempre bago eh. From yung sira nating rubber bushing na nagdagdag ng vibration niya na wala na. Kamot na ulit yung takbo. Nakaraan mga boss, grabe ang hinig nitong motor na to. Kasi bakal to bakal na yung nagtatamaan. Pero ngayon, ibang iba na. Alright. So yun mga boss, maraming maraming salamat sa mga nanood. Ayan, like, share, comment, and subscribe. Ayan. Alright.
right.